Papaano nga ba natin isinasabuhay ang kasabihang age doesn't matter pagdating sa pag-ibig? Mali ba ang magmahal ng higit na may edad na sa iyo? O dapat ba ay kaedad mo lamang ang iyong iibigin? Papaanong ang dalagang ito na may labis na kagandahan ay naging ganito na nang dahil lamang sa pag-ibig? Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito ay kilalanin natin ang babaeng nasira ang buhay dahil lamang sa pagmamahal sa isang may edad na. Kaya kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Siya si Blaise Monnier, isang magandang dalaga mula sa Vienne, France. Bukod sa maganda, siya ay mula sa isang kilala at respetadong pamilya at mayroong mataas na level sa kanilang komunidad. At tulad ng mga pangkaraniwang may kaya at mayayaman sa buhay, sila ay naninirahan sa isang malaking kabahayan. Kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Marcel at ang kanyang ina na si Luis. Si Blaise ay ipinanganak noong March 1, 1849. At sa edad na 25 ay na-inlove siya at umibig sa isang matandang abogado na may simple at payak lamang na pamumuhay. Labis ang kanilang pagmamahalan at kahit pa nga ba malayo ang agwat ng kanilang edad ay hindi iyon naging sagabal. Subalit dahil sa sila ay mula sa kilalang angkan ay hindi sumang-ayon ang kanyang ina sa kanilang pagmamahalan. Ayon sa kanya ay hindi mali ang magmahal at umibig. Subalit huwag sa isang mahirap na abogadong ito. Lalo't higit ay isa na itong matanda. Tiyak raw na puputaktihin sila at pag-uusapan sa kanilang lugar at masisira ang kanilang reputasyon. Subalit dahil mahal na mahal ni Blanche ang kaniyang kasintahan, ay binaliwala niya ang payo ng kanyang ina at hindi niya akalain ang mga susunod nitong hakbang. Siya ay ikinandado ng kanyang sariling ina sa isang silid sa kanilang atik at hindi hinayaang makalabas upang makipagkita sa kaniyang kasintahan. Alam ng kaniyang ina na plano na nilang magpakasal ng kanyang minamahal. Subalit hindi pa roon nagtapos ang mga plano ng kanyang inang si Luis. Ipinamalita nito na pumanaw na ang kaniyang anak na dalaga. Nagpanggap silang nagluluksa at nalulungkot. Sa kabilang banda, nanatiling nakakandado si Blanche at dinadalhan lamang ng pagkain. Nanatili siya sa atik sa loob ng 25 years. At dahil naman sa lungkot, ang kanyang dapat na mapapangasawang kasintahan ay pumanaw na rin pakalipas ng 10 taon. Ang kaawa-awang dalaga ay naglagi sa maliit na silid na iyon sa kanilang atik sa loob ng 25 years na hindi lumalabas. Subalit isang araw, pakalipas ng napakahabang panahon, ay nakatanggap ang mga kinauukulan ng isang liham na nagsasabing mayroon daw isang babae ang nakakandado sa isang silid sa pamamahay ni Mrs. Monnier. At natagpuan nga si Blaise doon sa hindi katanggap-tanggap na sitwasyon. Payat na payat at tumitimbang na lamang ng 25 kilos. Ang dating maamo at napakagandang mukha ng dalaga ay isa na ngayong kaawa-awang ihitsura. Ayon pa sa mga kinauukulan, siya ay napapalibutan ng mga pinagkainan na kung ano-ano at animoy bahagi na rin siya ng mga basurang ito. Agad siyang dinala sa pinakamalapit na paggamutan, ang kanyang ina ay pumanaw rin pakalipas ng 15 araw dahil sa stress
dahil sa ang mga tao at media ay parating bumabatikos sa labas ng kanilang bahay dahil sa kanyang ginawa. Ang kanya namang nakababatang kapatid ay nakalaya rin pakatapos dakpin dahil sa pagkakaroon ito ng problema sa pag-iisip. At dahil ng mga panahong iyon ay hindi pa naman uso ang tinatawag nilang duty to rescue. Si Blanche ay nagkaroon ng iba't ibang mga problemang pangkalusugan at emosyonal at tuluyan na ring lumisan noong Oktubre 1913 sa edad na 64. Kung ikaw ang tatanungin, ano ang iyong gagawin sa mga sitwasyong gaya nito? Ipaglalaban mo pa ba ang sinasabing bawal na pag-ibig? At bilang isang ina, kaya mo bang maatim na gawin ito sa iyong sariling anak dahil lamang sa kahihiyan? Sana ay may bago kang natutunan sa video na ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Hanggang sa muli, para sa mga kakaibang kwento ng kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong Bes, para sa Bes TV.